Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapat na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong titingnan ang ating kalendaryo, napakabilis ng panahon at napakabilis ng araw. Bukas makalawa, Pebrero na. At malapit na po ang pagsapit ng Ash Wednesday at ng panahon ng Kwaresma. Kung kaya ito'y panahon na maaari nating pagandaan na unti-unti tayong magbalik loob, magkaroon ng examination of conscience, at tingnan natin ang ating mga kakulangan at ang ating mga kasalanan. At tayo'y lumapit sa sakramento ng pagkukumpisal. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nangaral at nagturo sa mga sinagoga doon sa Capernaum. At yung mga tao ay namamangha sa kanyang pangangaral at pagtuturo. Sapagkat tulad nga ng sinabi nila, siya ay parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mga eskriba po ay dapat maalam sa kanilang sinasabi at sa kanilang ipinapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit ang kanilang buhay ay hindi umaayon sa kanilang ipinapangaral. Kung kaya't ang kanilang kapangyarihan ay nakabatay lamang sa kanilang mga ginagawa at sinasabi, pero hindi naman isinasabuhay. Kung kaya't pinagkukumpara ang Panginoon at ang mga eskriba, sapagkat sabi nila ang Panginoon ay mayroong kapangyarihan na hindi katulad ng mga eskriba at pariseo. Mga kapatid, minsan po meron tayong kasabihan sa Tagalog. Yun daw langaw na natuntong sa kalabaw, akala niya ay kasing laki na siya ng kalabaw. At mayroon siyang kapangyarihan na malaki dahil siya ay nakatuntong sa malaking kalabaw. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lamang pagtungtong sa malaking bato o sa malaking kapangyarihan. Kundi bagos ang kapangyarihan ng Panginoon ay galing sa kapangyarihan mula sa Diyos, sa Ama, at sa Espiritu Santo. Kung kaya hindi matatawaran ang lakas ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung kaya pati ang masamang espiritu at ang mga demonyo ay nakakakilala sa kanyang kapangyarihan nang sinabi ng mga ito, ikaw ang banal na mula sa Diyos. At sila inutusan ng Panginoon, tumahimik ka at lumabas sa kanya at umalis ang masamang espiritu doon sa tao at ito'y gumaling. Mga kapatid, sa ating pong pamumuhay araw-araw, meron tayong kapangyarihan din na galing sa ating buhay sa mundo. Kapangyarihan ng mga politiko, kapangyarihan ng batas, kapangyarihan ng ating mga magulang, kapangyarihan na ating nagaling sa ating mga pinag-aralan, at kapangyarihan na galing sa ating mga katungkulan. Pero ang kapangyarihan ito ay dapat nating gamitin sa tama at dapat nating ipadama ang kapangyarihan ng Diyos at hindi ang kapangyarihan lamang ng tao. Sapagkat kapag ka ang kapangyarihan lamang ng tao ang ating inasahan, maliligaw tayo ng landas at maaaring tayo lamang ang sumisikat. Ngunit hindi natin nababahagi ang salita ng Diyos. Pagkatulad nga ng sinabi ni San Juan Bautista na hindi bali siyang mawala, kundi bagkos ang Panginoon ang siyang makilala.
Kaya sa atin pong pakipag-unayan sa isa't isa, dapat ang makita sa atin ay ang kapangyarihan ng Panginoon na nagsusugo sa bawat isa na maging isang mabuting halimbawa ng buhay sa grasya at biyaya ng Diyos. Kung kaya sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, ipadama natin ang biyaya at kapangyarihan ng may kapal, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ating pamayanan, sa ating mga nakakasalamuha araw-araw, dapat maramdaman ang ating Panginoon sa ating pakikipag-unayan, sa ating kapwa. Nang sa gayon, ang kapangyarihan nating taglay ay hindi kapangyarihan ng mundo, kundi kapangyarihan ni Kristo. Amen.